Good morning po. Lumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy New Year po sa inyong lahat. Yan. So ito po, first Sunday of 2024. Ayan, first Sunday of 2024. And we know that for a year, meron tayong 52 weeks. And so, maganda po ang simula natin because we've decided to praise and worship the Lord in this place. Amen? Yeah. Kaya palakpakan ulit po natin ating Panginoon. Alam nyo po ba na kapag ikaw ay na kay Kristo, meron ka pong living hope na tinatawag? Ito po ay nakasulat sa Biblia. Can you flash that on screen, Franz? So in 1 Peter chapter 1, verse 3, it says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." So meron po tayong living hope because of what the Lord Jesus Christ performed at the cross. And through His resurrection, we have this living hope. Sa unang Pedro sa Tagalog po, ang sabi po dyan, "Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa Kanyang dakilang kahabagan ay pinanganak niya tayong muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo mula sa mga patay." Kaya ang bawat Kristiyano na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay may tinatawag na pag-asa or living hope. Amen? So maganda po sa simula pa lang ng taon, alam mo na na meron kang pag-asa. Kasi alam naman natin sa buhay natin, it's up and down, it's really not, you know, tuloy-tuloy na straight line. But makakaasa tayo na merong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And before we officially sing songs to the Lord, let's sing this song, The Lord's Prayer. Amen. Our Father,
pray. Let's close our eyes. Heavenly Father, we welcome you in this place. We can feel your presence in this place. We love you, Father. Every breath that we breathe comes from you. Thank you for giving us life. Thank you for giving us a new life in Jesus Christ. Thank you so much. And Lord, thank you so much for giving us a great start to the new year by allowing us to be here in this place to worship you, to praise you, Panginoon. Napakaraming biyaya ang naranasan namin sa inyo, Ama. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo, ginagawa mo, at patuloy na gagawin mo para sa amin sa taong 2024. Thank you so much. Father, this morning we pray that you will allow us to exalt your name in this place, exalt you in our hearts, remember your goodness and faithfulness, Ama. And may you inspire the worship team that they will be able to give their best to you, Panginoon, that they will be able to use their talents and skills to praise and worship you. And may every single sound and music generated in this place be a sweet sound sa iyong ear, Panginoon. Because we desire to please you today. We desire to praise and worship you today. And we desire to exalt your name in this place. And we desire to exalt the name of Jesus in this place. Because His name, ang pangalan niya lang, Panginoon, ang pwede magbago ng buhay namin, Panginoon. So we want to exalt His name in this place. And so we pray this morning that you inspire the preacher, Panginoon. Inspire him with your unfailing love so he will be able to deliver, Lord, inspiring love and eternal love to the people, Panginoon, na nanggagaling din naman po sa inyo, Panginoon. Bigyan mo siya ng talino, bigyan mo siya ng intelligence and wisdom. Empower him, bless him. And Lord, gamitin mo siya mightily so he can deliver your message intended for today. And may the people hearing your word, your truth, may their lives be transformed and may they remember that you have been good and faithful to them. Thank you so much, Lord, for this morning. We believe that you did your best for us. You are the one who allowed us to be in this place. You gave us a beautiful opportunity for this year. Thank you so much. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Hallelujah. Tunay nga po, napakasarap na mabuhay sa piling ng Panginoon. Amen? And so let us lift up the Lord in our praises. Praise you, Lord. Cast out demons.
amin. Ngayon pa lang, Panginoon, kinaklaim na namin ang victory over everything, Panginoon, na haharapin namin itong taon na ito. Hallelujah. You are a great, great God. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga ang power ng Panginoon sa buhay natin. Sobrang evident, amen? Sobrang pinapakita ng Panginoon yung galing niya. Kapag ka yung panahon na wala na tayong magawa, ang Panginoon is always ready to rescue us. Amen? Hallelujah. Let us remain in the spirit of worship and let us worship the Lord our God. Hallelujah.
Jesus' name. Praise the Lord. Thank you.
Praise the Lord. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Maligayang bagong taon. Nakakatuwa, no? Kasi every time we gather together in the presence of the Lord, we are celebrating the goodness of God. Alam niyo ba yon? Tuwing tayo ay nagsasama-sama, tayo po ay nakikigalak. Kumbaga, sabi nga, nagse-celebrate, nagpipiesta. Minsan lang ang pagpipiesta ng mga Kristiyano. Every time we meet in the presence of the Lord, we are feasting in the presence of God. Amen. Pinakanta ko nga kasi ang Hungry Heart na yan sa member ng worship team as a special number. Kasi ito ay mensahe ng isang tao na naglolong, parang isang usa na naghahanap ng kagalakan, ng satisfaction sa Lord. At dapat po pag tayo umaattend ng church, we have a hungry heart for the Lord. Amen! Hallelujah! Kung kayo pupunta dito sa church, busog na kayo, mas masarap pumasok kayo dito ng nauuhaw at nagugutom sa Panginoon. Amen! I have been serving the Lord for many years at nararamdaman ko pa rin yung kauhawan ko at kagutuman ko sa salita ng Lord. Amen! And so today, tayo po ay mag-aaral. Ano ba ang mensahe ng 2024 sa lahat ng tao? Meron pong message ang Panginoon sa taon ng 2024 at yan ay hinango ko rin sa salita ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto kong basahin uli yung binasa ng ating kapatid kanina. Ang sabi ng Bible, mga Gawa 20:17, mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. During this time, si Paul ay malapit ng mamatay. Nararamdaman na niya ang kanyang pag-alis dito sa sanlibutan. At kung alam natin lahat, si Pablo po ay pinatay, pinugutan siya ng ulo dahil sa Panginoong Hesukristo. Ganun po namatay si San Pablo. Ang sabi po dito, verse 18, pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon, ipinamalagi ko sa inyong piling mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Ang mensaheng ito ay isang mensahe ng malapit ng mamatay. At gusto kong basahin natin ito lahat, sapagkat ito ay bilin ng isang tao na namayapa, na namatay na. At alam niyo naman, napakahalaga ng isang bilin ng isang namatay. Amen? Lalong-lalo na kung ang mensahe ay galing sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa panahon natin ngayon, maraming mga pastor, kasama ako, no? Isa akong pastor, na naghahanap ng papuri ng tao. Hindi na nagsawa sa pangalan ng pagiging pastor, may reverend pa, most holy, mayroon pang bishop, at saka mayroon pang apostol. Makinig kayo sa mga nanonood sa online. Shame on us. Nakita mo si Pablo, ano sabi ni Pablo? Hindi pa po itong preaching ko. Buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo sa kanya dahil sa salita ng Diyos. Pero ngayon nakikita natin, ano, malapit na talagang dumating ang Panginoon dahil napakayayabang na naming mga ministro. Hindi lang nagsawa sa pangalan ng pastor. Sabi nga sa akin sa Korea, you know, Pastor Alfred, sabi niya, sa Tagalog, sabi niya, kami ay believe sa mga Pilipino, sa Pilipinas, sa mga pastor. Ang daming bishop. Diba? Hindi na nahihiya tayo sa mga nanonood sa akin. Mayroon man nanonood. Nakakahiya. Makita natin na dapat tularan natin ang paglilingkod ni San Pablo. Eh, pastor, bakit ka Amerikana ka? Para bang nag-iabang ka ba sa amin? Hindi po. Gusto ko lang magpakita sa Panginoon na nag-ayos ako at naganda akong haharap ako sa kanya ngayong umaga. Amen? We are not pleasing men. Hindi tayo narito para i-please natin ang bawat isa. Ang worship team hindi umawit dito para mapalakpakan sila. Narito sila upang bigyan ng kagalakan ang Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. We are here. Hindi tayo narito para
para lang papurihan ng tao, para mabigay lang ng attendance ni Sister Josie. Walang kwenta yung attendance natin na yan kung wala tayong uhaw na puso para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ni Pablo, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man. Look at this, itong mga member ng Saturation Drive. House to house. Kahit si Pablo, nag-house to house. Ang dami niya nang nawin ng mga tao dahil sa house to house. Pumasok siya, hindi, alam niyo maraming mga reliyon, hanggang gate lang. Di ba? Makikita natin yan. In fact, napagsabihan pa nga ang Christ of Apology sa house to house na para daw kami Jehovah Witness. Of course not. Hindi kami Jehovah Witness. Bakit? Ang mga Jehovah Witness hanggang gate lang. Pero ang Christ of Apology hanggang sa loob ng bahay. Amen? We touch the sick. We pray for the sick. Even we feed the hungry. In the name of Jesus Christ. Sabi niya, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Si Paul talagang nire-rebuke niya ang mga tao. Kung sila'y nagkakasala, sinasabihan, pinagsasabihan ni Paul. At dapat yun ang trabaho natin. Pero hindi pa po ito ang mensaheng gusto kong marinig ninyo. Sabi dito, maging Hudyo o Griego, man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan at malumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoon. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Of course, hindi siya pinatay sa Jerusalem. Ang tanging nalalaman ko ay ito, sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Listen, church. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, totoong umaasa tayo na magiging hawa ang buhay natin, magiging maganda ang buhay natin. Okay lang yun. Kasi ito po ay pinangako ng Lord sa atin. Pero hindi tayo exempted sa mga kapighatian, even sa panahon ni Pablo, dahil nung panahon niya, ang church po ay under persecution. Mabigat ang kalagayan ng church noon. Sabi niya, subalit walang halaga sa akin. And dito po yung kukunin ko yung mensahe ng salita ng Lord. Ngunit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Pag pinag-usapan po yung kagandahang loob, ito po yung tinatawag na grace. Ito po yung mercy and grace. Today, when Jesus Christ was born 2,000 years ago, 2,000 taon na ang pagpapasensya sa atin ng Diyos. 2,000 taon na yung grasya ng Lord sa atin. Ito po yung sa Meralco at sa Nawasa, meron tayong tinatawag na grace period para putulan ng kuryente at tubig kung meron tayong utang. And tayo naman, bilang mga tao, binigyan tayo ng Lord ng 2,000 taong grace period. At ito yung tinatawag na kagandahang loob ng Diyos. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Maligayang taon po sa inyo sa 2024, maligayang bagong taon. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang bilin ng isang namatay na ang pangalan San Pablo sa lahat ng lingkod ng Diyos, lalo na sa mga namamahala ng iglesia. Ito pong mensaheng ito, lalong-lalo na po ay pinatutungkol sa mga naglilingkod sa Panginoon, kasama po ako, at sa mga naritong naglilingkod din sa Lord. May mensahe sa atin ang Diyos sa 2024 na dapat nating gampanan ng buong ingat at dedication. Tayo po muna ay manalangin, tumayo tayong lahat at tayo po ay manalangin sa Lord. Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you this morning. We truly feel your presence. Narito ang iyong presensya. Sinabi mo sa iyong banal na salita, kung mayroon dalawa o tatlong nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. And so today, O Lord, we welcome your holy presence. We ask you to fill us with the power of the Holy Spirit so that we may understand every word that comes from your mouth. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
The title of my message today is Acts 2024. Nasa taon tayong 2024 at may mensahe ang Lord sa ating sa taong ito. Parang ang hirap mag-take off. Alam, sabi ko nga eh, meron akong nakausap. Sabi ko, bakit pagkatapos ng bagong taon, 31, parang ang bigat-bigat ng katawan natin. Parang hindi tayo makakilos. Kami, ako po personally, sa aming trabaho, gumagalaw ako pero mabigat ang katawan ko. Parang, ano, para bang, sabi ko nga dito, sa amin, kahit sa construction, all systems go. Marami kaming trabaho, marami kaming binagawa. Dito rin sa church, all systems go. Pero parang ang ating katawan ay mabigat kumilos. Siguro nga, ganoon ang pagsisimula ng bawat taon. Kahit bagong makina nga, kailangang painitin pa. Amen. So, nakausap ako, sabi niya, ako din, pastor. Ang bigat-bigat ng katawan ko. Para bang itong bagong taong ito, itong mga nakaraang araw, parang hindi ako makakilos. Pero nang pinag-aralan ko ang mensahe ng Lord sa atin dito ngayong umaga, biglang gumalaw ang aking sistema. Parang nabuhay ang aking mga ugat. Para bang sabi ko nga, parang nangangapa tayo at may hangover pa sa nagdaang taon. Nung nabasa ko ang sinabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 43 verse 18, ang sabi ng Bible, "Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it is spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland." Nung nabasa ko to, biglang, ano ko, parang nabuhayan ako uliin ng dugo. At binasa ko ito sa Tagalog, sabi niya, sa verse ng Isaiah 43 verse 18, ito ang sabi niya, "Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon, yung mga nakaraang araw. Kung meron man kayong mga mabibigat na nangyari o mga kabigatan sa buhay niyo na nangyari noong nakaraang araw, noong nakaraang taon, ang sabi ng Bible, ilibing mo na sa limot." Grabe, ibig sabihin, maghukay ka na at ilagay mo doon yung mga kabigatan at takpan mo yon at kalimutan mo na. Sabi dito, Masdan mo ako ang ay gagawa ng isang bagong bagay. Pag sinabi mong bagong bagay, ito ay kilos na ng Lord sa atin. Pag kumilos ang Diyos sa atin, milagro 'yun. Amen. Amen ba 'yon? Pag tayo ang kumilos, hindi milagro, kilos ng tao. Pero pag acts of God, it means miracles. Amen. Gusto niyo ba ng maraming milagro ngayong taon na 'to? Gusto nyo pala, edi kunin ninyo. Amen. Ang sabi ng Bible, ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Marami sa atin dito manhid. Binibless na nga ng Lord, hindi pa niya napapansin, nabibless siya. Sabi ng Lord, ang tagal ko nang gumawa ng mabuti sa iyo, hindi mo pa ba ako napapansin? Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko sa iyo? Hallelujah. Tandaan natin, pag ang Diyos ang kumilos sa atin, hindi niya agad ibubuo sa atin ang buong pagpapala. Uunti-untiin niya yun sa atin. Amen? Kaya nga sa Lord's Prayer, pinapaawit natin every morning, "Give us this day our monthly bread. Give us this day our annual bread." Ganun ba yun? Mapapanisan kayo pag isang taon na hihingin niyo yung tinapay ninyo. Kaya nga gusto ng Lord, araw-araw manghihingi tayo sa Kanya para hindi mapapanis ang blessing sa atin. Amen? Gusto ninyo panis na blessing? Sabi ng Bible, "They are new every morning. Great is thy faithfulness." Hallelujah. Kaya nga tayo, mamuhay tayo ng pang-araw-araw na nagtitiwala sa Diyos. At tandaan natin, pag nagtiwala tayo sa Diyos, exciting ang buhay. Hallelujah. Sabi dito, "Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Ibig sabihin nito, ang Diyos gagawa ng milagro sa buhay mo. Kung sarado ang pinto sa araw sa taong 2023, bubuksan ng Lord sa 2024. Amen? At kung sarado pa sa 2024, meron pang 2025.
At habang binubuksan ang pinto na yon, marami kang makikitang maganda sa buhay mo na ang Diyos ang kumilos. Amen? Hallelujah. Yun ang buhay ng Kristiyano. Laging nagtitiwala sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Nais ng Diyos na ang mga nakaraang pangyayari sa buhay mo na magiging hadlang sa iyong paglakad. Alam ko, totoo naman eh. May mga trahedya tayo nangyari, may mga aksidente, namatayan tayo nung nakaraang taon. Pero tandaan natin, sabi nga eh, ang buhay ng lahat ng ipinahiram sa atin ng Lord, pahiram lang, asawa natin, anak natin, kapatid natin, lahat tayo ay pahiram ng Diyos. Even ang buhay natin ay pahiram ng Diyos na isang araw babawiin ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, kalimutan mo na. Kilos na tayo. We need to trust Him and expect new things from God. Our hopes must be high. Ang pangarap nyo, ang pag-asa nyo dapat mataas. Huwag kayong huwag nyong bigyan ng pag-asa ang sarili nyo ng walang kwenta. Expect high things. Lord, uunlad ako ngayon 2024. Lalago ang negosyo ko ngayong 2024. Eh paano, Pastor, kung hindi lumago ngayon 2024, eh di may 2025 pa? Eh paano po kung wala po sa 2025, gusto mo na bang mamatay? O di magtapos na tayo, di ba? Hilingin mo sa Lord, Lord, mamatay na sana ako, hayo kong umasenso. At dapat balansyado, sabi ko, balansyado ang buhay ng Kristiyano ngayong 2024. At itong mensahe dito ay sobrang balance. Ano po yun? Dapat balansyado ang physical natin, maayos ang pangangatawa natin, ang finances natin, maayos ang bulsa natin, yung mga may cancer sa bulsa, dapat gumaling na, at yung mga spiritual na pamumuhay natin, dapat maayos. Kung ikaw ay patay ang espiritu mo ngayon, matamlay ang pananampalataya mo sa Lord, dapat magbago ka. God add 24 hours to all of us. That's why we have a leap year. Alam niyo ba yon? Meron tayong leap year. Sabi ko, nung Sunday, mag-ingat ang mga gwapo dahil uso ngayon ang pikutan. Pero nung pinag-aralan ko to, may mensahe ang Lord, hindi tungkol sa gwapo ito. Hindi tungkol ito sa pikutan. This is the year for us to make a big leap of faith in this leap year. Ano ibig sabihin ng leap? Mamaya pa liniwala ko sa inyo. Let us start a new and feel completely free. Kamukha kanina, kinanta natin. Itong taon na to na 2024, kumilos tayo ng bagong kilos. Okay? At isipin nyo na kayo ay malayang malaya na. Marami sa atin dito ang hindi umayos ang buhay ng 2023 kasi marami sa inyo ang nakakulong pa sa nakaraan. Amen? Lagi nyo sinasabi, eh bakit? Kasi noon, ganito ako. Kalimutan mo na yun noon, bago na ngayon. 2024 na ngayon. Amen? Madalas sinasabi ko sa inyo, very critical ang 2024. Nababasa natin ngayon, yung pandemya, may pagbabanta na mas matindi pa ang pandemya ng taong mga susunod. Hindi natin alam kung ngayon. Pero sinabi ko nga sa inyo noon, the Lord will purify us, the Lord will sanctify us before the rapture of the church. Mga kapatid, umaasa tayo bilang mga Kristiyano, umaasa tayo na malapit ng mag-rapture. Kung ito lang kalagayan natin ito at kalagayan ko ngayon, ang babasihan ng Lord para ma-rapture ako, hindi ako karapat-dapat. Bagamat ako ay isang Kristiyano. Nakita natin, Kristiyano nga tayo, marami sa atin dito, naninigarilyo pa, umiinom pa, naglalasing pa, nambababae pa, nangangalunya pa. Paano ka magiging mapupunta sa kaharian ng Diyos? Paano ka mapupunta sa langit? Di ba? Marami pa sa atin, chismoso at saka chismosa. Di ba? Sasabihin mo, Pastor, ikaw ba, hindi ka ba chismoso? Bah, sino may sabi sa'yo? Pag inalis mo sa akin yun, di wala nang saya. Di ba? Di ba? Ano latest Marites? Di ba? Isipin nyo na lang, Pinoy, hindi chismoso. Hindi yan Pinoy. So sabihin mo, Pastor, ako hindi ako chismoso. Talaga? Ewan ko lang. Ano latest ngayon? Di ba? Kinasal na si Robbie Domingo. Alam niyo ba yon? Hindi niyo alam ang latest. Ako, alam ko. Di ba? Kasi nga hindi ako chismoso.
Di ba? Tandaan natin, kung ito lang kalagayan na ito, i-rapture tayo ng Panginoon, hindi pwede. Kasi obligasyon ng Lord na tayo ay i-sanctify. Makinig kayong mabuti, mga church, pati dun sa online. Tayo ay niligtas ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Of course, ililinisin tayo, aayusin tayo ng Panginoon before the rapture of the church. Why? Kasi ipipresent niya tayo sa kanyang amang nasa langit. Oo. Eh kung tayo, ang taglay-taglay pa natin, yung katsismosohan at katsismosahan, papahaharap tayo sa Diyos Ama, hindi po pwede. So, kailangan ng Panginoong Hesukristo na tayo ay isanctify, linisin tayo, daan tayo sa apoy para maging maayos ang ating kalooban. Totoong born again tayo, pero marami pa taglay-taglay para natin ang ugali ng isang masama at makasalanang tao. Walang pwedeng magsabi sa inyo dito na righteous kayo. Naku, maniwala ako sa inyo. Oh, hindi lang kayo kumain ngayon, magmumura na kayo. Di ba? Yung iba sa atin ito, atin lang ng church, pag may karamdaman at merong hihingin sa Lord. Iyon lang, hindi tayo papasa sa Panginoon para sa rapture of the church. So anong gagawin ng Lord? Kakahunin tayo ng Panginoon. And I believe in my heart. Katulad ng pandemya nung COVID-19, lahat ng tao, masama at mabuti, kahit anong relihiyon, ipinasok sa kanilang mga tahanan upang isanctify sana, upang manalangin, upang humingi ng tawad sa Panginoon. Pero naniniwala ko, before the rapture of the church, you and I, tayong lahat, ia-isolate tayo ng Panginoon para tayo ayusin ng Diyos. Kasi responsable siya eh. Di ba? Hindi siya tao na katulad na natin na irresponsible. Bago tayo iharap ng Diyos, sa Diyos Amang nasa langit, ng Panginoon, Hesukristo, aayusin muna niya tayo. At itong 2024 na to, is a very critical time na gusto ng Lord mag-ayos tayo, sapagkat itong tatlong mensaheng ito ngayong oras na to ay nagpapatunay o dinadala tayo ng Lord sa pag-aayos. Hallelujah. Today, 2024, we have to make a decision. A decision of a lifetime. Our leap of faith to God has the power to activate the miracle working power of God. Ano yon? Leap year ngayon. Hindi dahil sa meron kang gustong pikutin. Leap year means to jump, para tumayo tayo, tumalun tayo ng mas mataas sa ating mga pangarap. Kailangan magkaroon tayo ng leap of faith. Kailangan meron tayong pananampalatayang tumatalon, lumulundag. Hindi yung matamlay na pananampalataya. Once you take a leap of faith, stay in the faith and ignore circumstances. Makinig kayong mabuti. Marami tayong problema. May problema tayo sa pamilya, sa hanap buhay, at kung ano-ano pang mga problema. Pag tayo ay tumalon para sa pananampalataya, kalimutan mo na lahat yung mga balakid na yan. Marami sa atin, kaya hindi makapasok sa maayos na pamumuhay, lagi nag-iisip na, Pastor, paano po kung hindi mangyari? Pastor, paano po kung yung aking anak ay hindi po sumunod? Kausapin mo ang anak mo. Pastor, paano kung hindi po sumunod? Paano po kung hindi makinig ang asawa ko? Laging ganun. Di ba? Pag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, kalimutan mo lahat yung mga hadlang. Go on with your faith. Have a leap of faith for the Lord this year. To leap is to jump with great force. Ito yung tinanong ko. Ano ba ibig sabihin ng leap? To leap is to jump with great force. Dapat mayroong lakas, mayroong talagang determinasyon ang pagtalon mo para sa 2024. Meron ako nakausap na isang kaibigan, 16 na taon na siya sa Saudi Arabia. 3 to 4 weeks ago, binigyan ako ng Lord ng time na tawagan siya, kasi nakikita ko siya lagi sa Facebook. Naaawa ako sa kanya. Nasa Saudi siya, malayo siya sa pamilya, 16 years. Tinawagan ko siya 3 to 4 weeks ago, hindi ko siya na-contact. Kahapon, nagkausap kami. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na dyan, Brad? Okay lang, sabi niya. Nakikita ko yung mukha niya na for 16 years. Mga kapatid, kung ito ang tatay niyo, nakakalungkot. Sa loob ng 16 na taon, malayo siya sa pamilya niya. Paminsan-minsan umuwi, tinanong ko siya, magkano ang sweldo mo dyan?
Sabi niya, okay naman. Nakwentahin ko mga 60,000 pesos a month. Hindi ka makakabuhay ng pamilya mo niyan. Sabi ko, Brad, bakit hindi ka gumawa ng malaking desisyon sa buhay mo? Umalis ka na dyan sa Saudi, Brad. Magtiwala ka sa Panginoon. Yun pala, sabi niya, nanaginip daw siya. Nanaginip siya na meron siyang, nakita niya na parang may mga sumisigaw sa kanya, something like ganun, magulo yung panaginip niya. Pero doon sa malinaw, merong taong gustong makipag-usap sa kanya. Gusto daw siyang kausapin pero hindi niya nakausap. Kahapon, parang sabi niya, mukhang ito na yung resulta ng panaginip ko. At sabi ko sa kanya, umuwi ka na sa pamilya mo. Go home with your wife. Go home with your children. 61 years old na siya. Sabi ko, meron ka pang 10 taon para ayusin mo ang pamilya mo. And I will tell you the truth. Isang araw sasabihin mo sa akin, thank you, Pastor, dahil ngayon mas maayos ang buhay ko. Mas masarap maglingkod sa Diyos, masarap umasenso ang buhay mo, kasama mo ang pamilya mo. Respeto ko na lang sa maraming mga nasa abroad ngayon. May mga member tayo dito na nasa abroad ang kasalang asawa. Pero tandaan ninyo, itong 2024, you have to make a big leap for the Lord, a big leap of faith for the Lord. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, Brad, kung magtitiwala ka sa Panginoon dito sa Pilipinas, aasenso ang buhay mo, kasama mo pang tatanda ang iyong mga anak. That's the reason why yung mga anak ko, hindi ko in-encourage na pumunta sa ibang bansa. Naniniwala ako na pag nagtiwala ka sa Diyos dito sa Pilipinas, aasenso ang buhay mo. Kasi ang Lord, hindi kanya pababayaan o iiwan kailanman. Hallelujah. Meron nga ako kinuwento, sabi ko nga, meron kami isang member eh, ano ba malay niya sa aspalto? Babaeng tao, aspalto negosyo? Pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, kahit na yung kinatam na kahoy na nilagyan mo ng asukal at binenta mo sa tindahan, sa mga kalsada, bibilin, masasabihin mo, paano ka umasenso? Tandaan natin, ang pag-asenso ng isang Pilipinong nagtiwala sa Panginoon, nagsimula sa kahirapan. Amen? Hindi mo sasabihin na, ako, mayaman ako kasi dati na akong mayaman. Oo. Di ba? Ang Lord talaga magsisimula siya sa isang tao na ubod ng hirap. Sabi ko nga, gusto ko ano to, ano? Basahin ko muna. Making a big leap of faith in 2024 is trusting the Lord with all your heart. Kung ikaw ay tatalon ng pananampalataya mo sa Panginoon, dapat magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Sabi ko nga, mayroon 24 hours na binagdag sa atin ng Panginoon. Isang araw, kasi dati 365 days. Ngayong leap year, mayroong isang araw, 24 hours. Sabi ko nga dito, anong gagawin ninyo sa sobrang 24 hours? Anong gagawin mo sa 24 hours na sobra? Maraming magagawa yun. Hallelujah. It is a time for us to leap to success. Ano ba sabi ko nga dito eh? It means that we need, ano ba yung leap of success? It means that we need to take a new step toward creating what you really want in your life. Ano ba ang gusto mong mangyari ngayon? Pastor, gusto kong umasenso ang buhay ko. Gusto kong mapag-aral ng mga anak ko. Gusto ko dito lang kami sa Pilipinas. Aasenso ang buhay namin dito sa Pilipinas. Anong dapat mong gawin? Gumawa ka ng unang hakbang ng pananampalataya sa Diyos. Kinuwento ko nga sa kanya si Chat. Nung 1987 na born again ako, 88 si Chat pupunta sa Saudi, King Fahd Hospital, para maging dentista. Doon mag-atrabaho. Sabi ko kay Chat, Mami, pwede bang huwag ka nang pumunta sa Saudi? Approved na siya. Kasi baka magloko pa ako. Sigurado ako magloloko ako, Sister Mary. Oo naman. Bakit hindi? 28 years old lang ako noon. Eh, ang dami mong gaganda, di ba? Tsaka ang gaganda ng legs nila doon, di ba? Tapos iwanan ako ng asawa ko. Sabi ko, Chat, huwag ka nang umalis. Dito sa Pilipinas, paunla rin tayo ng Panginoon. Umasa tayo sa Lord. Sabi ko. So, ang ginawa ni Chat, hindi siya nagtuloy. Yung kaibigan na lang niya ang pumalit sa kanya papuntang Saudi. Nung kanyang despedida party, marami sila, maraming mga dentista ng Viluna, except si Chat, naiwan, nagpaiwan. He make a big leap. He make a big decision na hindi na siya pupunta ng Saudi at nagtiwala siya sa Panginoon. Alam niyo ba, nung araw ng despedida ng mga kaibigan niya, nung araw na yun, may bago kaming project para sa construction namin. At pagkatapos nun, history.
Sabi ko nga kay doon sa kausap ko, ngayon nagbi-build and sell kami. Because we made a big leap. We made a big decision na magtiwala sa Panginoon dito sa Pilipinas. Amen? Hallelujah. Tandaan natin, ang Diyos, andun sa Canada, andun sa ibang bansa, pero andito rin siya sa Pilipinas. Amen? Hallelujah. Masarap, sabi ko nga sa kakausap ko, meron ka pang 10 taon para makasama mong tumanda ang iyong mga anak. Di ba? Ako, yung mga anak ko, tumatanda na talaga. Kasama ko pa rin. Pati yung apo ko, tatanda na rin yata sa akin. Oh, leaping builds confidence. Pag tayo tumalon ng pananampalataya sa Panginoon, nabubuo ang kumpiyansa natin, nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa sarili natin. Definitely, we have to trust the Lord, magtiwala rin tayo sa sarili natin. Amen? Nagtitiwala ka nga sa Lord, wala ka nang tiwala sa sarili mo, di wala rin. Dapat merong pong partnership, may bibigay sa iyo ang Lord, at ikaw may bibigay din. Oo. Ang Lord, siya yung financier, ikaw yung industrial partner, labor ka lang, sa kanya supply. Di ba? Ganun din ako, nagsimula ako nang nagnegosyo ako, zero. Ano nga ang inoffer ko sa Lord? Pananampalataya ko. At saka yung skill ko na kaya kong gumawa ng bahay. Sabi ng Lord, I will provide everything for you. Susupplyan kita ng kahoy, ng plywood, lahat ng everything na mga supplier susupply ko sa iyo. Magtiwala ka lang sa akin. Ngayon tayong lahat dito. Maaaring meron tayong mga pinagdadaanan, katulad ng mga tindahan natin ngayon sa West Camias. Kalimutan niya, napakalit yan. Merong malaking tindahan para sa atin sa panahon ng 2024. Bukas na bukas ang opportunity ng 2024. Every step we take builds more and more confidence. Tandaan natin, sa bawat paghakbang natin sa pananampalataya sa Panginoon, lalong pinalalakas ng Lord ang ating pananampalataya at pagtitiwala at kumpiyansa natin sa Diyos at sa sarili natin. Hallelujah. Sabi nga ng mga kaibigan ko, Alfred, 65, magsi-65 ka na. Mag-retire ka na sa construction. Oo, mag-retire ako. Magpapalit ako ng gulong. Retire. Oo. Oh. Walang retirement sa nagtitiwala sa Lord. Amen? Ano gagawin mo? Tutunga nga ka, nakanganga kang ganon, hihintay ka ng dadating na maraming pera. E pag kumilos ka sa Panginoon, tandaan natin, habang gumagalaw tayo at habang nabubuhay tayo, may tiwala sa Panginoon. Sabi ng Bible, kahit matanda ka na, katulad mo ang isang puno na nakatanim sa batis, sa tabi ng batis, na namumunga sa kapanahunan kahit matanda ka na. Amen? Hallelujah. Huwag niyo tingnan, Pastor, matanda na ako. Walang matanda sa Lord. Ang tingin ng Lord sa atin, lahat bata. Kaya nga hindi tayo pinapatulan ng Panginoon pag tayo ay may atraso sa Kanya. Ang tingin lang ng Lord sa atin, batang isip. So, sabi nga nung kanta, you will always be a child in my eyes. Sabi niya, kayo mga tao, ang tingin ko lang sa inyo, mga bata. Kaya hindi ko kayo papatulan. Hallelujah. According to Britannica, today's 7-Eleven company traces its roots back in 1927. Merong isang business na ngayon sa panahon natin ang tawag sa kanya 7-Eleven. Noong 1927, pag tin-raise mo pala, doon sila, meron siyang negosyo noon. Kaya lang, ang nangyari sa kanila, ito daw po yung Dallas-based Southland Ice Company, nagsimula sa Sayelo. Okay? After falling into bankruptcy, ang sabi dito, during the Great Depression and the repeal of prohibition, the store came back with focus on food and drink. Nagbago yung focus niya. Binago nitong ni 7-Eleven ang kanyang pananaw na dati ang pangalan Southland Ice Company. Nung bumagsak siya, plank, talagang bankrupt, bumangon siyang muli at nag-concentrate siya sa food and drink. By 1946, the store began offering extended hours 7 days per week from 7 a.m. to 11 p.m. and to advertise the chain's company name, change once more, time to 7-Eleven. Tagal na pala itong 7-Eleven, ano? Nagsimula siya sa, ano? Pagbagsak. Sabi ko nga kay Aldrin, para maranasan mo ang kaunlaran, kailangan mong maamoy ang lupa. Kailangan sumubsob ang mukha mo sa lupa at maramdaman mo na ang lupa, itong amoy ng lupang ito, pagkatapos nun ay pagunlad na. Kasi mga kapatid, hindi nga tayo paunlarin ng Panginoon ng ganun-ganun lang. Katulad ng 7-Eleven, hanggang ngayon, asensado pa rin. For many days, sabi ko nga, parang hindi ako makatalon
at may hangover pa ako ng 2023. But after I realized that 2024 is a leap year, nagising ako at nabuhay ang aking mga ugat to finish the work of God has given me. Sabi ko nga, handa na rin ba kayo? Ito ang mensahe ng aking na ibababa sa araw na ito sa 2024 na magiging gabay natin. Ito ang taon ng pagtalon ng mataas sa pananampalataya sa Panginoon. At magsisimula ako, makinig muna kayo. Sabi ng Gawa 2020, tinawag niya ang mga matatanda, tinawag niya yung mga elders, tinawag niya yung mga responsabling Kristiyano. Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili. This is the first message. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Sa mga talatang ito, ipinakikita ng banal na kasulatan na dapat nating bigyan ng halaga ang ating kalusugan. Hindi natin dapat pabayaan ang ating sarili sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Noon, ako ay naninigarilyo, umiinom at naglalasing, of course. Isa yata sa pinakamahirap alising bisyo sa isang lalaki ay ang paninigarilyo. Amen? Pero nung nakilala ko ang Panginoon, the first day that I came to know the Lord Jesus Christ, ang unang-unang tinanggal ko ang paninigarilyo, sumunod yung alak. Of course, yung pambababae, kasama na yun. Lahat ng kalukuhan, kasama na yun na tutuldukan mo. Gumawa ako ng isang mabigat na desisyon na hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom, hindi na ako mambababae, hindi na rin ako manlalalaki. Diba? Oo. Ayon po sa Corinthians, 1 Corinthians, unang Corinto, unang mga taga-Corinto 6:19. Ang sabi ng Bible, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Lahat ng mga Christian, sino mga Christian dito? Alam niyo ba ang banal na Espiritu ay nasa sa inyo? Kayo ang templo ng banal na Espiritu. Sabi niya, nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Bawat isa sa atin dito ngayon na nagtitipon, we have the power of the Holy Spirit. Walang exemption. Walang mas malakas ako, ikaw ay mas mahina. Pantay-pantay lang ang tinanggap nating Espiritu. Espiritu ng Diyos. Sabi niya, sapagkat ano, sabi niya, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ako, yung katawan ko, pag-aari ng Diyos. Yung mga katawan natin, pag-aari ng Diyos na kailangang ingatan natin. Sabi niya, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Sino yung halaga na yon? Ang Panginoong Hesukristo. Binili tayo, tinubos ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo doon sa Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Makinig kayong mabuti. Yun daw ang katawan natin na to, ay ingatan natin kasi ito ang magiging puhunan natin sa pag-unlad ng buhay natin. Amen? Paano kang uunlad kung patay ka na? Paano kang uunlad kung nakaratay ka sa banig ng karamdaman? Dapat malusog tayo. Amen? At gusto ng Panginoon sa 2024, yung mga nanginom, naninigarilyo, yung mga nagtotong eats, yung mga nagmamadyong, mayroon mga nagmamadyong dito ako, sanay ako sa madyong eh, magaling din akong sumalat eh. Oh. Yung mga naglalasing dito, no? Naninigarilyo pa. May mga Kristiyano naninigarilyo pa eh. Meron niya akong isang Kristiyanong member ng worship team nung araw eh. Pag dinalaw ko sa bahay niya, nakaganon siya. Nakaganon yung sigarilyo niya. Nagugos siya ng plato. Ano yung sigarilyo niya? Pagkalabit ko, sabi niya, kamuntik na kainin yung sigarilyo nung nakita ako. Ngayon din sa ating mga ano, yung ating mga house to house dyan, may mga taga West Camias dito na hindi pa naman umaatin ng church natin. Pag nakita ako, yung sigarilyo binibituan. Oo, sabi ko. Sabi ko, Ate Mel, tumuto, bakit binibituan yung sigarilyo? O kaya yung, huy, nakita ako ni Pastor kanina, naninigarilyo ko. Eh, ano naman, kung nakita kita, hindi ka naman member ng Christ of All Ages, kasama ka pa lang sa dinadalaw ko. Pero nakikita nyo, may conviction na. Because ang sabi ng Bible, I will pour out my spirit upon all flesh in the last days. Kaya itong panahon na to, 2024, bukas na bukas ang espiritu ng mga tao na kailangan nating tawagin para sa Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Sa ating panahon,
Marami ang mga natutuklasang karamdaman na hindi pa nangyari noong panahon, noong unang panahon. Ang mga karamdamang ito ay nagsimula sa 39 na uri ng karamdaman. Alam niyan, the 39 stripes of the Lord Jesus Christ represent the 39 sickness, diseases. Pero ngayon, ilan na yung mga diseases? Babasahin ko sa inyo. According to National Institute for Health, currently there are 332 types of rare diseases have been identified in the country of Iran, Persia. And about 4,000 rare disease patients have been registered in the electronic registration system of rare disease in Iran. Sasabihin mo, malayo yung Iran? Yun yan, China, malayo sa atin na sobra-sobra rin eh. Pero ano nangyari? COVID-19. Pero sabi dito, may na-identify na 332 types of rare disease. Pastor, bakit lagi akong nasisinok? Baka kasama na yan sa rare disease. Oh. According to European Rare Disease Foundation, estimate except for 80% of these diseases which have been genetic origin, the rest are the result of some kind of infection and allergies. Mapapansin natin, the whole world ay nag-aaral na tungkol sa mga rare diseases. Sinabi ng Panginoon na ibubuhos din niya ang galit niya sa lahat ng tao at yung maraming mga karamdaman, mga malalang karamdaman ay ibubuhos din ng Lord sa galit niya. Kailan yun, Pastor? Lalong-lalo na sa tribulation period. Sabi ko nga, this world is not getting any better. Kung iniisip ninyo ang bansang Pilipinas o ang buong sanlibutan ay gaganda pa ang kalagayan, of course not. Hindi na. Because we are nearing at the end times. Palala ng palala ang ating daigdig. Anong dapat natin gawin? Sabi ng Bible, ingatan ninyo ang inyong sarili. Amen. At ano sumunod na utos ng Lord? Sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Number one, take care of ourselves. Number two, take care of the church. Okay? Ingatan daw ang church, ang iglesia. Mabigat po ngayon yung tungkulin natin. Hindi lang ako, worship team, lahat ng workers ng Christ of All Ages, lahat ng mga nangangaral dito, mayroon kayong obligasyon na ingatan. Hindi lang ako ang mag-iingat sa inyo, pati ang aking mga kasama, iingatan ang church na ito. Bakit? Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? At ito yung trabaho naming mga pastor. Hindi yung magpayaman. Hindi namin trabaho ngayon ang magpayaman sa 2024 dahil ang kayamanan, ang blessing ng Lord sa mga anak ng Diyos ay katulad din ng umaagos na tubig sa batis. Normal, natural lang. Makinig kayong mabuti. Ang blessing ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos, kahit sa akin, kahit sa inyo, ay normal lamang. Parang humihinga ka lang, blessing na yan. At sinasabi ko sa inyo, bago dumating ang rapture of the church, aayusin ng Lord din ang ating pamumuhay para matikman ninyo natin yung taste ng kaunlaran kung magiging matinukang Kristiyano. Sabi ko nga, bilang lingkod ng Diyos, tayo ay may gampanin na pangalagaan ang iglesia. That is the second message. The first message, protect yourself, ingatan mo sarili mo. Second, ingatan ang church. Ikaw din, lahat tayo dito ay may pananagutan sa church na to. Hallelujah. Glory to God. Ngayon, ano ba ang mahalagang gagawin natin na ipinagagawa ng Diyos sa atin sa panahon ng 2024? Gusto kong basahin sa inyo sa Acts 20:24. Subalit, sabi ni Paul, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon, Jesus. Ano yon? Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Lahat kayo ngayon, ngayong araw na to, obligado kayo na maging
saksi ng kabutihan ng Panginoong Hesukristo sa mga taong kakilala nyo, lalong-lalo na sa inyong mga anak, sa inyong asawa, at sa inyong buong pamilya, maging sa mga kaibigan ninyo. Marami sa ating mga Christian, in fact, iba-ibang church, si Kuya, taga CCF, si Ate, taga Victory, si Nanay, taga Christ of All Ages, hiwa-hiwalay. Di ba tayo nahiya sa Panginoon? Hindi ba tayo pwedeng magkasundo sa isang church? Kung CCF kayo, di CCF lahat. Tatay, nanay, kuya, ate, di ba? Pag Christ of All Ages, kamukha ng mga inano. Di ba? Pag binasa mong inano, dami inano, 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 inano. Di ba? Calderon, 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 Calderon. Di ba? Sarap ng ganun eh. Hindi yung putol-putol, layo-layo. Kasi nga, hindi naiingatan ang church. Kami mga pastor, dapat iingatan namin ang iglesia na ang mga members hindi magkahiwa-hiwalay. Ang mga magulang, tatay, nanay, magkakasama sa isang church. At tayo ay mayroong obligasyon na ganun. Yung mga tatay dito sa Christ of All Ages, at saka yung mga nakaka-attend ngayon, may obligasyon kayo sa inyong mga anak na pagkasundo-sunduin. Dapat pagkasundo-sunduin natin ang pamilya natin ngayong 2024 dahil malapit na dumating ang Panginoon. Ang sabi dito, ipahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan, ng kabutihan ng Panginoon. Pag sinabi mong kabutihan, grasya, habag ng Diyos, ang tawag doon, the grace of God. Ngayon pong panahon na to, pag dumating ang rapture of the church, yung pong tinatawag na grace of God, yung habag ng Diyos, aalisin ng Panginoon dito sa sanlibutan. Kaya nga po, pagdating ng tribulation period, doon po, matindi po ang laban doon. Wala na po yung, to tell you practice, na mayroong nanonood sa akin, wala na po yung habag ng Diyos doon. Kasi putol na yung grace of God. Yung church aids na tinatawag. Kaya ngayong umaga, and I will close po, mahaba pa yung sasabihin ko, kasi yung susunod, kayamanan na. Sa next week ko na lang sasabihin sa inyo kung paano tayo uunlad sa ating buhay. Sinong gusto umasenso ang buhay niya? Number one, you have to make a big leap. Kailangan tumalon kayo ng mataas na talon ng pananampalataya sa Panginoon. Sasabihin mo, Pastor, wala naman akong natapos. Naku, maraming umaman dyan, di naman nagtapos eh. Di ba? Huwag mong pagmalaki na nasa UP ka o taga National University ka. Kasi national ako eh. Oo. Huwag mo ipagmalaki yun. Ang ipagmalaki mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Today, leap year ngayon. Taon na to, leap year. Make a big leap for the Lord Jesus Christ. Amen? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Sa mga ngayon lang dumating, thank you for coming. Welcome kayo sa Church ng Christ of All Ages. Doon sa mga tao na wala pang church, family. Kasi ang church, ang tawag dyan, family. Pag wala pa kayong church, doon sa mga andito ngayon dumating, o kung meron kayong church naman, manatili na kayo doon sa church na yon. Pero siguraduhin nyo lang, sa church na yon, yung pastor ninyo ay nag-e-end time message na para sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Pero kung ang church, sa panahon natin ngayon, ang pinag-uusapan pa kung paano yayaman, kung paano magkakaroon ng networking, paano uunlad, paano magkakaroon ng kayamanan, sabi nga ng isang pastor, yung daw honorarium, ang ibig sabihin nun, honor your pastor. Lagi niyong bigyan ng pera ang pastor ninyo. Yung mga tithes and offerings, sa pastor lahat yan. Imekos-mekos nyo, dali nyo sa akin. Diba? Pag ganun pa rin yung pastor ninyo, iwanan nyo na yun. Manap kayo ng pastor na ang sinasabi, malapit nang dumating ang Panginoon para maayos ang buhay natin. And tandaan natin, pag inayos ng Lord ang buhay ninyo, pati spiritual, physical, and financial ninyo, aayusin. Di ba? Amen ba yun? Amen ba yun, Brother Edwin? Di ba? Kita tayo, di ba? Kita natin kung paano magpaunlad ng Panginoon. Simpleng-simple, di ba? Magtiwala sa Panginoon. I will close. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ulitin mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, kailanman. Hallelujah. At ako, lingkod po ninyo, ang sikreto ko po ng buhay ko ay ang pagtitiwala ko
sa Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Can you raise up your hands, please? Tayo manalangin. Father, we thank you and praise you this morning. Tunay nga, Panginoon, we have to make a big leap, isang malakas na talun ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang maunawaan namin ang buhay ng pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Pagpalain mong bawat isang narito, nawa, Panginoon, maganap sa bawat isa sa amin ang pagbabagong buhay na inioper mo sa amin mula nang ikaw ay tanggapin namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord. Hallelujah.